再看谁不Cute, cute evening, mga kaserbisyo dito man sa Pilipinas at sa mampanig ng mundo. Natutok ngayon sa programang May Showbiz Chika na, May Showbiz Kita pa. Dito lang yan sa Showbiz Sidelines kasama po the ever lovable, Papa Awapas. That's the energy! Yes, I miss you, my partner. Ang dami naghahanap sa'yo nung Lunes at saka nung pinaalala. Sorry. Hindi kasi na-miss ka namin talaga. Okay. Alam naman namin na grabe, kaya nga showbiz sidelines. Ang dami mong mga side hustle. So, side hustle lamang po Totoo. Ang papa. Pero hindi tayo pinabayaan. Double, triple, yes. Quadruple ang binigay na saya ni Mama Jai. Yes, kaya nagpapasalamat ako sa mga guests natin. Diba? Yes. Dadaldal nila. Correct. Naitawid kahit wala akong kakwentuhan. Abongga. Talagang laban na laban. Pero magandang evening po sa lahat ng mga kaservisyo po natin. Sobrang saya ko po ngayon dahil syempre, busog na naman po tayong lahat sa mga showbiz chika at sa mga kwentong side hustles, sidelines para lahat po tayo ay matutulog ng mangiti sa ating mga lobby. Kami po ay malinaw ninyong napapakinggan sa Radyo 630 sa inyong mga transistor radio via 630 kHz sa AM band at napapanood din po kami sa teleradyo servisyo sa ating Sky Cable Channel 26, sa ating 183 local cable channels nationwide, ganun din sa ating mga kaservisyo all over the world via the Filipino channel at sa iWANTFC. Huwag magpahuli, mag-like and mag-subscribe na sa ating YouTube channel at teleradyo servisyo HD. Makikita niyo po ang fresh na fresh kahit wala kaming makeup. Ay, ganun talaga. Wala akong makeup nito, ha? Tsaka parang kitang-kita nyo na rin, kahit nakikinig kayo sa radyo, yung ganda at kinang namin, yes, sa bawat showbiz sidelines na binabahagi namin sa inyo. Yes. At ugalayin po natin na makinig sa radyo, malaki ang naitutulong ng radyo sa atin. Lagi po natin sinasabi na yung transistor radio sa mga, yes, panahon na brown out yan, na may battery, yung may mga calamities, yan. Oh yes, pag may mga kalamidad, yung transistor radio, yan po ang mananatiling gising at buhay para sa mga balita at yung mga nakatutok po sa kanilang mga sasakyan. Shoutout sa inyo gaya ng ating super miss na si Tita Tere Merino and belated happy birthday kay Tito Ronnie. Ang dami pati sina ho, es kinig na kinig ngayon. Salamat po, napanood niyo po ba kanina sa TV Patrol? Yes! Ayun ang interview, diba, po ng Showbiz Sidelines tsaka ni Ate Nina Corpo. Oh, maraming salamat kay Anna Cerezo, yes, siyempre kay Ganiel Krishnan, yes, sa mga staff and crew ng TV Patrol na talaga namang pinaunlakan po ang imbitasyon natin sa ating Showbiz Sidelines Media Conference na ginanap nung Monday. Yes, yeah. At siyempre salamat muli sa mga dumalong members of the media na lagi pong tutok na tutok sa atin, na tutok ng naghihintay sa mga ibabalita na kagad ni Mama Chai Ho. Salamat, Papa Awel. Ay, kalakas. Sumagot. Chika mo na? Chika mo na? Kita mo na? Kita mo na? Showbiz Sidelines! Heto na ang mga pinaka-latest na kaganapan sa mundo ng showbiz. Unahin na natin agad-agad. James Reid sinagot ang dahilan sa pag-alis ni Liza Soberano sa Careless. Sinagot nga po mga kaservisyo ni James Reid, ang CEO and founder ng Careless Music, ang dahilan kung bakit umalis si Liza Soberano sa kanyang agency, Anya. Desisyon nga daw po ito ni Liza na lizanin ng talent management company at nang tanongin naman kung ano ang dahilan ng pag-alis ng aktres, sinabi nga po agad-agad ni James na magkaiba daw sila ng career path ni Liza. Mas focus daw si Liza sa kanyang US career at siya naman ay mas focus dito sa Pilipinas. Taong 2022 nga po nang ibinahagi ni Liza at ng Careless na siya nga po ay isa sa mga makakasama na nila James Reid sa nasabing agency sa team. At malaki ang naging chikahan about this. Mm-mm. Kasi syempre parang
parang ang daming nag-react. Yung mga fans ng Liskin, yes. Yung mga fans na solid ni Liza, parang yes. Sinabi na, oh, bakit mo lilisanin ng Star Magic? Yes. Bakit ka pupunta sa ibang agency? Pero syempre, that time, di ba, parang na-explain naman ni Liza na nagpatawag pa nga siya ng Hope. Yes. Di ba, na-explain naman niya, Papa A, mga kaservisyo, na parang, this time, parang gusto kong mag-try ng ibang ganap sa career ko. Gusto yes. kong mag-grow pa Mm-mm. sa career ko. Tapos, di ba, parang grabe yung balita noon Mm-mm. dati. Parang, sobra talaga. As in, issue kong issue. Correct. Kasi di ba, parang yung dahilan na mas gusto daw niya na Hope kasi yun daw yes. yung name niya talaga. Opo. Pinangalan lang yung Liza sa kanya ng yes. management. Pero alam ko naman, parang ngayon, parang slowly, di ba, sabi nga, time heals all wounds. Yes. Di ba? Syempre, parang siguro that time, pandemic, di ba, parang di pa natin alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod na araw. Siguro parang gusto niya lang sa subukan nung moment na yun. Ngayon, nung binalita nga ito, Papa A, I remember, kwento ko nung Monday ata, parang sabi ko, I heard from a very, very reliable source na sinabi ko dito sa programa na parang ang alam ko ito po ay may gagawin pong local film si Liza, yes. isang horror film or suspense kung saan makakasama niya ang isang artista na umaappear din sa mga Hollywood film. Hindi ko muna pinangalanan kung sino yun, bahala na kayo manghula, di ba, kung sino yun. Tapos parang nakausap ko ulit yung katsika ko about this, sabi niya, kinamusta ko kasi, kamusta yung gagawing film ni Liza, ganyan with dun si Hollywood actress na yes. Pinoy din, ganyan. Sabi, sa ngayon parang move pa kasi parang busy pa ata, may ginagawa pa si Liza, pero tuloy naman daw. Yes. Actually, marami nag-aabang dyan. Yung pinagdaanan ni Liza Soberano yun, kumaga kahit sa ordinaryong buhay, lalo na sa showbiz, na maraming humps and bumps, parang learning curve yan. Mm-hmm. Parang ganun, syempre, she has to pass through that pagsubok, mm-hmm. no, ganun. Mm-hmm. Para lang, kahit paano, mas mapatatagin siya, ganun. Ngayon, siguro, may mga realizations siya. Yun lang ang minsan sa tagal na hindi na pag-uusapan yung issue. Ngayon, bumabalik na naman. Hindi mo maalis na hahalukayin ulit yan. Oh. Lalo na pag eto na may mga bagong projects, ganun-ganun. Oh. Diba? Pero okay. We hope diba? We hope. Yes. We hope for the best kay Liza Soberano. At si James Reid din. Kasi parang, di ba, nakapanayam nga siya ng ating mga kasama din sa panulat, sa pagbabalita. Parang dati pa siya tinatanong. Kasi di ba, namimiss na siyang mapanood sa telebisyon. Tinatanong siya, magabalik ka ba sa telebisyon? Ikaw ba ay talagang hindi na yan ang plano mo? Sabi ni James, never naman siyang sumagot ng hindi na. Hindi naman niya tinuldukan. Sabi niya, pero para sa kanya ngayon, parang ngayon, handa siyang bumalik. Parang marami siyang mga gustong gawin ulit ngayon sa showbiz. Tsaka alam mo, eto aminin naman talaga natin, they are the two most beautiful faces yes. in this showbiz industry. Liza Soberano and James Reid. Talaga naman putok na putok sila noon sa kanilang mga love team at sa mga individual careers nila kasama ng endorsements. Aminin naman natin, pinasaya nila tayo, pinakilig nila tayo. Kung meron man silang pagsubok na pinagdaanan, bahagi po yun ng kanilang career. Tayo nga na hindi artista, mga ordinaryong tao, may pinagdadaanan tayong pagsubok, pero iniwan ba tayo ng pamilya natin? Yes. Diba? Hindi rin. Tayo, kung kinukonsider natin silang kapamilya na nagpasaya sa atin, na naging bahagi ng buhay natin, diba? Sabi nga one more chance. At lagi naman talaga na may mga second chances sa buhay at career natin. And I guess they're too early. Kung hindi naman sila talaga nag-decide na tatalikuran na talaga nila ang show business, it's too early for them to retire. Mm-hmm. Diba? Mga bagets pa sila. Tsaka, hello, imaginein mo nga, diba, yung mga ganyang kagagandang mukha. Parang yes. like sila Miss Dawn Sirueta. Yes. Sila Alice Dixon. Diba? Yes. Parang hanggang ngayon, meron pa rin talagang mga appearance on TV. Correct. Kasi syempre, yan ang mga mukha talaga ng sabing, bam, artista kami. Immortal ang kanilang mga kagandahan. Hindi nakaka-lines. Lalo pa si Hope, si Liza Soberano, di ba, naging number one pa yan sa 100 most beautiful faces. Nag-tie kami nun eh. Wow! Yun talaga. Ang ganda na nag-tie kami. So ang kapal. Nakakanginig ng laman. Tayo. Baka dun siya mag-retire, no? Ha? Yun siya yung katay ko? Tsaka siya na yung matras. Sige na, ikaw na, Jairo. Hindi, lang. Ayoko nang makipag-tie. Correct. Uy naman talaga. Charot lang. Hindi. Gusto ko Pero si James Reid, ang nakaka-excite dito, sabi niya nga hindi lang yung singing career, yes. di ba?
acting talaga. Totoo. Babalikan niya yung television, endorsement, yung pelikula. Yun ang inaabangan natin kasi I'm sure sa matagal na panahon na hindi natin sila napagkikita, ay kaabang-bang-bang kung ano yung maturity na meron sila. Tsaka si Liza, okay, diba, gumawa na ng Hollywood movie. Yesterday, Today, and Tomorrow, till next year. Tsaka ito kaya si James Reed naman. Iba na yung level niya. Sa kanyang edad, sino at ilan sa mga artistang nagkaroon ng management company kagaya ni James Reed? Ibig sabihin, he can handle an organization, diba? Mm. Marami kasi nagsasabi na sa Careless daw, parang hindi daw talaga doon yung tamang lugar for Liza. Mm-hmm. Because, hindi dahil sa mga tao or whatsoever. Because, diba, parang alam ng lahat na sa Careless, they are more on into producing mga songs. Mm-hmm. Diba, Papa? Yun talaga yung ginagawa nila, mga sing-sing. Hindi pa si Hopi, alam ko naman na nakakakanta siya. Yes. Pero hindi talaga yun yung main career pathing niya talaga. Correct. And as far as I can remember, going back to James Reed also, si James Reed, Papa A, parang natatandaan ko, bago nag-pandemic, parang he signed a contract at nagsustorycon, photo-photoshoot na before, pinupuntahan namin, with Nancy of Momoland. Yes! Kasi I remember, meron na noon! Diba dapat meron siyang teleserye na gagawin with Nancy, Nancy ng Momoland, correct, kung saan idedirehe ni Director Net Hadaoni. Yeah. Parang yun yung next project dapat niya, kaya lang nag-pandemic. Tapos syempre, like ngayon, na si Nancy, parang alam ko, di ba, kasi Sparkle na siya pumirma. So hindi ko lang sure talaga, or posible na baka hindi na talaga matuloy yung project na yun kasi may kontrata na si Nancy sa Sparkle. Baka something new na for James Reed ngayon. Correct. At saka ngayon, di ba, meron din pinagdadaanan pa ang Careless dahil sa yung sa management, sa partner, ganyan. Eh, maganda rin naman na makita natin na napakatapang ni James Reed. Alam mo, kunwari sa simpleng organization yan, tapos ganun CEO president, ako, namumblema na todo-todo. Pero ito, hindi mo kakikitaan nang parang may problema si James Reed. At parang mas excited pa siya na bumalik sa showbiz world. Kaya, welcome back! Yes! And one thing pala, kudos, kasi syempre aminin natin, di ba, before, parang nagkaroon din ng, hindi naman away, pero syempre may mga palitan ng salita. Kasi di ba, dati, ang former manager ni Liza, si Papa Oggy Diaz. Yes! Tapos nagharapan silang dalawa sa interview, sa vlog ni Papa Oggy Diaz, di ba, na naging manager din ni Liza si James Reed. Tapos sabi ko nga, ang galing no, sa showbiz talaga, never ever burn bridge with kahit na sino. Mm-mm. Kasi napakaliit, magkikita at magkikita rin talaga kayo. Correct. At ano, I came across yung kasabihan din. Wow, ganun talaga. Tari ko, akala ko the bridge. Oo, hindi lang pa ano, kumbaga, pag sabi, ano, let's cross the bridge when we get there. But we should not burn bridges also. But do not cross the same bridge that you have burned. Taray. Ano yun? Saan galing yun? Meron din ako. Ay, may ganun. Meron din ako. May paano, may pagganyanan. But don't cross the bridge over troubled waters. Sorry. Don't cross the bridge over troubled waters. Yun na. Yun na. Yun na. At eto pa. Susunod, Gabby Garcia nilinaw na hindi pa siya engaged sa partner na si Khalil Ramos. Nilinaw nga po ng Kapuso star na si Gabby Garcia ang usap-usapang engaged na siya sa actor o sa actor boyfriend na si Khalil Ramos. Ito ay matapos nga pong umingay sa social media ang isang litrato niya na may suot na singsing. Sagot naman ng aktres, ito daw ay singsing na galing sa kanyang ina. Dagdag pa nga ni Gabby, ipapaalam naman daw niya ito sa kanyang mga fans kung sakaling ma-engage na sila ni Khalil. Matatandaan, taong 2017 naging magkasintahan sina Gabby at Khalil. Nakita ko yung photo na yun, Papa A. Yung parang nagsiselfie sila sa mirror tapos mirror shot nakita yung ring. Eh parang sabi ko, diba, kung ako ha, if you guys were going to ask me, ganyan, Papa A, kung halimbawa mang totoo man, diba? Kung halimbawa lang po, ito po ay parang nasa malikhaing imahinasyon lang. Kung halimbawa totoo man po, base sa pagkakakilala ko, based on watching their vlogs, sinusundan ko sila sa mga ganap nila sa social media, parang kung engagement sila, parang wala akong nakikitang hindi naman dapat natutulan. Mm-mm. Kasi Papa A, parang ano sila, meant to be. Correct. Kumbaga parang open sa family ni Gabby si Khalil, ganun din si Gabby kay si Khalil naman kay Gabby. Mm-mm. So parang happy naman talaga sila. Tsaka 'di ba hindi ganun ka ingay yung relasyon nila, Papa Awel, na very public.
hindi ganoon ka napagpipiestahan at napupulutan. Mm-hmm. Kasi parang mas gusto nila siguro yung pinapakita nila yung side nila na magkasama as magjowa. Yes. Pero hanggang doon lang, pero hindi mo mababalitaan na may intriga. Uh-oh. Na merong third party, mga ganyan-ganyan. Eh, matagal-tagal na rin sila. So ako, go lang naman yan. Siguro nasa tamang edad na rin talaga si Gabby at si Khalil. Ako, di ba, very vocal ako lagi sa pagsasabi na lagi akong fan ng kahit sinong love team dyan. Yes. Ito si Khalil Ramos, gustong-gusto ko yung movie na kumakanta-kanta-kanta-kanta pa siya na ano... Basta, yung mga kanta niya, gusto ko. Ganon. Oo, kasi diba nasubaybay natin siya sa Pilipinas Got Talent. Yes, yan. Basta yung mga kanta-kanta niya, ganyan. Tapos si Gabby Garcia, gustong-gusto ko yung mukha niya. Mm. Ewan ko ba, yung kulay niya, tsaka yung mukha niya, actually, bukod kay Liza Soberano, crush ko yung face niya. Gabby Garcia. Gabby Garcia. Oh. Kasi ang ganda-ganda-ganda, nakakatuwa talaga. Yun din ang sabi ni Luella Trinidad eh. Sabi bet niya, din niya. Oo, si bet niya din yan. Pero, di ba, kunwari Mama Jayo, tanong ko sa'yo, kunwari nga totoong engage sila. Kasi yung Sing Sing, kung galing ba sa nanay yun o ano, hindi pa ba sila ready na ipagmalaki yan? Ililihim ba yung engagement na yan? Eh di ba, hindi pa naman, commitment pa lang naman ito na, with a promise. Di ba iba kasi promise ring ang yes, sinasabi. Oo. May iba-iba na ngayon mga label-label na tawag-tawag eh. O para hindi friendship sabihin na, ring. Friendship yes. ring. Di ba ganun? Baka sabihin naman yung engagement ring. Eh di ba, hindi pa naman sure-sure. Gusto naman natin pag-engage na, kayo na talaga, support, meant to be. Yes. Ganyan-ganyan, di ba? Tsaka sineselebrate yun eh. Ang tanong, bakit sila hindi sineselebrate? Parang hindi daw. Kung hindi man yung totoo na hindi pa sila engage. Hindi, tsaka syempre, di ba, para silang public figure. Hmm. Parang, di ba, hindi naman, may mga public figure na gusto nilang gawing privado yung mga ganong klase ng okasyon. Di ba, na atin na lang to, ilihim na lang natin. Pero knowing naman si Khalil at Gabby, parang yun nga, sabi naman ni Gabby dun sa panayam, na isi-share niya naman daw at ipapaalam sa mga fans niya. And may pumasok lang sa isip ko, Papa A. Meron akong nakatsikahan na medyo parang nakatrabaho or malapit kay Gabby. As far as I can remember, maaaring papaawil na baka nga hindi pa. Okay. Kasi, supposedly, alam ko, merong gagawing proyekto si Gabby sa kabilang estasyon na ongoing na ngayon, showing na. Yes. Pero hindi niya to tinanggap kasi parang ang chika, parang sabi ni Gabby, pahinga muna ako dito, next naman ulit. Kasi ngayon, ang focus ko muna is to get endorsements and shoots endorsements abroad. Yes. Brands abroad. Yes. So parang feeling ko siguro, kahit naman may mga pera tong dalawa, kasi alam ko, mga shala-shala kasi mga taga-South, di ba? Kahit na may mga, mga ukani, ganyan. Yes. Taksan-taksan. Feeling ko, mga kaserbisyo, papaawel, baka nandun pa sila sa moment of pag-iipon. Ay, dapat. Diba? Kasi kahit mayaman sila, gusto nila na maging well-settled muna sila, di ba? Tsaka kahit nakaipon ka na, ipon pa more. Kasi sala, hindi naman naiimbak ang pera, nauubos yan. Totoo. Yes. Tsaka sa edad nila, na nagsisimula pa na sila, for example, sa paghanda, sa paglagay sa tahimik, ay ipon pa more. Ganun, para mas ready sila. Kasi syempre, amin mat natin, hindi eh. Nagiging issue pa rin ng pera sa pagsasama dahil paano mabubuhay, 'di ba? Ganun naman. Basta we wish them all the best. Fan pa rin tayo ng mga love teams nila. Totoo. Paalala niyo nga, si Khalil ba yung kumakanta doon sa bus tapos Ben and Ben yung kanta niya na Lips doon sa isang eksena na ano, sa naiyak kasi naiyak ko siya ba yun? Sa Netflix ba 'to? Basta hindi, nako, i-message nyo po kami. Oh, please naman. Siyempre naman. Diba, ano, bawal ang pork. May may memory gap. Pero, For tonight. Sino hindi magkaka-memory gap? Ginawa mo naman kasing, kamuning. Ginawa mong kamuning. Yun eh. Mamaya, yung kakainin mong pork. Tingnan ko lang kung hindi ka magka-memory gap. Ginawa mong kamuning. Balikan. Yun lang naman. Nakaka-believe, diba? Kailangan po mag-side hustle. So, mga panahon ngayon ay ipon-ipon. On, diba? Nagbabawi lang naman po. Yun. Uy, pero abangan nyo rin mga side hustles ni Mama Jai. Pero side hustle. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan kapag gano'n. O ayan. O diba, sigurado naman po ako sa daldal namin ni Papa A, sa dami ng mga chika namin. Yes. Tatry ko i-text si Khalil. I-message ko si Khalil para hanggang mamaya baka mag-reply o baka sumagot. Uh-oh. Try natin.
natin para mabigay natin dito sa programa. Pero syempre, Mama, kahit nagda-drive siya, kasi kalamita, nag-story sila, nag-reveal sila nang nasa sasakyan, kahit kumakain, kahit ganyan, di ba? Ang cute-cute. Totoo. Pero may abangan tayo, Mama Chai. Yes. Oo. Ako nga, sabi ko kagabi, Papa A, ang live studio guest natin for today's episode, Hump Day Wednesday, di ba? Oh, yes. Yes, for today's episode, gusto ko siyang makapanayam dito sa programa natin. Kasi di ba nung pandemic, sobra siyang parang nakatanggap ng napakaraming mga bashing mula sa mga netizens. Correct. Dahil dun sa naging issue na ginawa niyang content, na may kinalaman sa isang tricycle driver, alamin natin kung ano ba yung naging impact, ano yung naging pagbabago, ano yung pinaka naging learnings, at ano na ang pinagkakabisihan niya ngayon. At ano ang inspirasyon na mapupulot natin, na I'm sure alam niyo na yung kwento, na sa bawat pagkakadapa, importante yung pagbangon. Paano kaya ang naging pagbangon, at patuloy kaya ang pagkinang ng career ni Buknoy sa pagbabago. Balik yan na Showbiz Sidelines! Showbiz Sidelines! Sidelines! Radyo CIS 30! At tutok na tutok pa rin po ang sambay ng Pilipino at mga kaserbisyo dito sa Pilipinas. At sa lahat na ng panig ng mundo, excited sila kasi mukhang tumitrending agad tayo sa announcement palang kahapon ni Mama Joy Ho. Tsaka kanina na ang special guest natin ay nandito na nga po sa oras na 9:27 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ayan. Yes. Nako, Papa Awel, eto na po. Kasama na po natin live na live sa studio. Nandito na po si Buknoy Glamour. Yes! Ayan! Magandang gabi sa ating lahat. Siyempre kay Papa Awel at siyempre kay Mama Jai Ho. Pero dapat Papa A na lang tawag ko sa'yo kasi lahat tawag sa'yo, di ba? Papa A. Papa A, para bago. Correct. Yung energy niya, parang pinagsanib ng lahat ng anchors at broadcasters Totoo. Dito sa teleradio servisyo, di ba? Nabuhay ang mga dugo ng mga nanonood sa atin. Pati ang mga staff natin, pati si Ate Denden, nandito. Eka, Joyce, lahat na sila pumunta dyan. Funny. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Lalo po sa ating mga Your Honor. Charo. Hindi to ano. hindi Your Honor. Sorry. Himpilan ito, pero hindi Your Honor. Nako, eto na ang mga papeles. Kanino mo binigay ang bag na pink na to? Yeah. Ang bag na pink na to talaga, no? Oo, charing. Hindi, pero eto, Papa A. Sabi ko nga, nasubaybayan naman natin, especially sa mundo na kung saan pumutok na nga ang digital, social media, di ba? He's one of the social media influencers, content creators na nakilala natin nung pandemic. Agad-agad na, diretsuhin na natin. Correct. Buknoy, ikwento mo naman kung ano na yung latest. Kasi di ba parang hindi na maaalis sa'yo. Sabi ko nga nung pag pinapanood kita, parang grabe no, itong batang to, parang forever niya nang dadalhin kasi nasa social media yung naging issue niya nung pandemic. Mm-mm. Kung saan parang nag-video ka, tapos may tricycle driver na dumaan. Ano yung naging pinaka-line mo that time? Ang pinaka-line po that time is yung kaya kayong mga nanonood, wag na wag kayong sumukong mangarap sa buhay, kundi walang-wala kayong mararating. Tapos dumaan yung tricycle driver, tapos sinabi mo, tulad niya. Yes! And then, parang bumalik sa'yo kasi mga netizens parang grabe naman, nagkatrabaho ng mabuti si kuya, bakit mo naman siya ganong sabihin? Even though you apologize, yes, at talagang parang crucify ka ng mga tao online, diba? Opo. Dahil sa nangyari yun. Ano yung kwento behind na talagang hindi mo nasabi online? Kasi syempre kahit mag-apologize ka, hindi ka pa rin naman nila pakikinggan. Kasi para ang tingin nila sa'yo, yun na, bad Opo. Na talaga. Yes. Sabi nga ni Papa A, sa dami ng magandang gawin mo, isang beses kang magkamali, hindi nila matatanggap na patawarin ka. Kwento. Bali, that time po, sobrang... Ewan ko kung pwede out yung parang may suicidal thoughts na ako sa utak ko that time. Okay, sa nakikinig po sa atin, kailangan po ng patnubay ng magulang. Ito po ay kwento na pinagdaanan po talaga niya. Kaya kung kayo po ay may gantong experience, may mga hotlines po na pwedeng tawagan. Kwento. Tapos that time po, sobrang
andun na yung thought ko na ganito na lang kaya para matapos ito. Kasi parang hindi po ako sanay sa ganon, yung super duper bash. Kasi parang nakilala po ako ng mga tao doon sa mga pagpapatawa ko. Parang mga funny videos na ginagawa ko ever since 2017. Tapos nung pumutok po yun, hindi ko lang magets na parang pinalabas ng tao na yun talaga yung mini-min kong point na hindi nila, parang hindi nila kinonstruct agad sa isip nila na pinapahiwatig ko sa kanila na si kuya, ginawa ko example na hindi sumusuko sa buhay. Mm-hmm. So, na out of context. Pero kasi, diba, it's very hard nga na ipagtanggol mo, yes, ang sarili mo, lalo na kasi hindi naman everybody pare-parehas ng, opo, pagkakaintindi talaga. Mm-hmm. Especially sa social media, diba? And that time, remember, diba, parang sunod-sunod yung issue mo, like yung bawal lumabas, tapos, opo, parang nag-joke ka na nasa labas ka, opo, ganyan na, antapang mo, ganyan. Ano ba yun? That time, parang hindi mo talaga minimin or for the content? Paano ba? Ano po siya? For the clout talaga. Kasi may sinadya nyo. Opo. Kasi okay, may friend ako nun na content creator na kakakilala ko lang sa kanya. Okay. Parang pinupush niya ako na okay lang yan sis, ganyan-ganyan. The more bashes, the more money, ganyan-ganyan. Uh-huh. Ako naman po, since parang bat 16 pa lang ako po nun eh. Parang, nga no, parang ganyan. Nagpaniwala ako kasi mas matanda po siya sa akin eh. Eh, nakakatuwa lang din kasi that time parang natutuwa ko sa kanya kasi may ginagaya siyang artista. Mm-hmm. Tapos natuwa ko sa content niya ganyan hanggang sa naging magkaibigan po kami. Mm-hmm. Tapos hindi ko po alam na pinupush siya pala yun para mas lalo yatang magalit yung mga tao. Sa'yo? Opo. Okay. Kaya yung mga taong kaklose ko na hindi influencer or hindi po, yung mga family ko po, yung mga pinsan ko, tsaka yung mga best friend ko po talaga, yun yung pagkakakita po nila sa ganun or pagkakabasa, which is hindi ko po sila pinakinggan. Mm-hmm. Pero yung sa tricycle issue po talaga, sobrang bad ko dun. Parang nung pinanood ko po siya na yung video, parang very wrong po talaga yung sinabi ko. Kasi parang ang pangit pakinggan na parang yun nga, pinapalabas ko yung tricycle driver, walang-walang mararating that time. Mm. So, mm-hmm, with everything na pinagkwentuhan natin, yan lahat ay from the past. Opo. Diba? Yan lahat ay talagang, sabi ko nga, forever mong dinadala, hindi, yes, nawawala pag tinatanong sa'yo. Ano yung masasabi mo na pinaka natutunan mo talaga? At paano mo in-improve yung sarili mo? Kasi syempre, sabi mo nga, nung edad mo na yun, may pagka-utu-utu ka pa, di ba? Very tama ba ang term, papaawal? Vulnerable. Mm-hmm. Vulnerable ka pa na parang, sige, wala namang nag-guide sa akin, opo, talaga sa pagko-content dati. Kung ano yung maganda, basta upload lang ng upload. Ano yung pinaka-naging learnings mo with everything that happened sa'yo? Pinaka-learnings po dun is, dapat meron tayong second thoughts bago natin gawin yung mga bagay or bago natin i-publish yung mga bagay-bagay. Since nasa public figure po tayo or social media, kailangan intindihin po natin yung sasabihin natin kasi hindi natin alam kung makakasakit pa yung sasabihin ko, magiging maganda ba yung outcome nung sasabihin ko, may mababangga ba akong tao. Especially kapag mga ganitong bagay po, dapat isipin lagi natin kung ano yung magiging epekto natin sa atin after nung mga bagay-bagay na masasabi natin. Alam mo, Buknoy, sa pag-uusap na ito, napapanganga ako kasi humahanga ako doon sa mga binibitawan mong salita, sa tapang mo at sa mga talento. Pero masahanga ako kung ibababa nga yung microphone ng konti para mas maintindihan yan, para hindi lahat kita. Maganda kasi yung tinitingala mo rin yung ibang. Ang pinapakita niya kasi tumitingala talaga siya sa ibang tao. Nagulat nga po ako, parang nabutas ko yung mind sa haba ng mga. Inayos ko na. Oo, ayan. At mas komportable na. Unang-una, sinasaluduan kita dahil sa milyon-milyon mong napasaya. Yun yun. But count your blessings. Yes, no? Count your blessings dahil isa ka sa mga nauna. 2017 pa lang. Tapos, pausbong pa lang siya at ang bata-bata mo pa noon. And to think yung talent mo, sayong-sayo lang yun, di ba? Siguro na overwhelm ka, na-excite ka, syempre yung mga tao na nag-a-advise sa'yo. Marami kasing learnings sa kwento mo. Sa mga nanonood ngayon, lan may kaedada ni Buknoy at yung mga magulang na gustong patnubayan yung kanilang mga anak, please, let's learn from Buknoy kung paano siya dumanas ng pagsubok, nadapa, pero ngayon nakabangon at napaka-positive ng kanyang outlook kasi ang ganda nung pinagdaanan niya ng kwento na sobrang blessing. Paano natin i-handle ang blessing? Paano natin i-handle ang stardom?
pagsikat na tayo, leksyon din to sa mga artista ngayon na sinabi natin na sana alam natin kung paano i-handle ang stardom. Mm-hmm. At ayan na nga po, magandang example si Buknoy. Kung may MMK lang ngayon, sana magandang maisabuhay mo ulit yung MMK na kasi leksyon ang pagpupulutan yan, di ba? Ikaw sa sarili mo, nasabi mo na sa atin kung ano yung mga leksyon na ganyan. Ngayon ba, sa mga sa industriya ng social content creation na kinabibilangan mo, meron bang lumalapit sa iyo na makipag-collab pa rin? O ikaw ba, nagre-reach out ka ba sa ibang collaborators ng mga nagko-content creation? Opo, actually, lately po, may kinatutuwaan akong mga content creator. Oo. Meron po mga TikTokers na sobrang nakakaaliw po talaga. Tapos, one time po, nag-reach out ako sa live nila, nagpapadala ako ng gifts, nagpapadala ako ng mga comments and everything. Pero hindi po nila parang pinapansin. That's my point. Yun yung gusto kong tanungin kasi ito yung industry. Gusto kong malaman kasi diretsyan, paano nagtutulungan ang mga content creators ngayon through collaboration or nakakaranas din tayo ng rejection kagaya niyan para mabigyan ka sana ng hope. Baka lang kung may malaman ako na nakatulong sa'yo para lalong makabalik. Actually po, parang iniisip po kasi nila na parang, ay, si Buknoy nagpapadala ng gift, nagpapansin, ganyan. Ganito po kasi yung nakwento sa akin, parang ganito rin po yung parang na-feel ko ba, na-feel bad po ako na wag tayo dyan, baka maging mabash tayo, ganyan. Kumbaga parang sabi ko po sarili ko, okay lang yan. Sabi ko, babalik ako ulit kahit mag-isa ako, kahit ano ako, okay lang, sabi kong ganyan. Kasi may mga personalidad po sa social media or online na talagang tumulong po sa akin na ganito gawin mo anak, ganito ganyan. Mga naninanayan ko po. Isa po yan sila Mama Jai sa mga live po na pinapansin ako parati. See, another lesson na we got from Buknoy. Una-una, we can reach out sa mga tinuturing natin kakampi. Pero kung meron pa rin rejection, parang ibig sabihin to, redirection para sa'yo. At ito na ang nakita ko dun leksyon, Mama Jaiho, na ginawa mo itong mag-isa noon, kinaya mo mag-isa, babalik ka rin sa sarili mong kakayahan at kakayanin pa rin on your own. Mm. Diba? Medyo na sad ako sa story niya, Papa A. Kasi parang na-feel ko yun eh, na mararamdaman mo naman, makikita mo naman yun. Kasi gets ko, diba, I always do live din. Gets ko kasi yung kapag ka meron kang clout, yung halimbawa, pag nandun ka sa moment na nasa peak mo ikaw, parang lahat sila gustong nandun sa live mo, gusto kanilang kasama. Tapos dahil nga siguro dumaan ka sa nega mo na mga intriga before, parang yung mga bago, parang hindi ka nila bibigyan ng chance kasi feeling nila maaapektuhan yung career nila dahil nga pag dumikit sa'yo na nega, ganyan-ganyan. Nasad ka pag ganun? Sobra, yung parang hindi ko rin po kasi ina-expect eh. Yung mga pinapadalang ko po ng gifts na yun, mga binading ko nung kapanahunan ko ba? Parang, nung ikaw yung time na, nung wala pa silang pangalan, ikaw yung time na may name. Opo, parang ganun. Yung tipong, uy, okay tayo ah. Parang, tas sobra po akong load ng clothes sa credit card para magpadala ng mga gifts. Para, so, hindi naman hinihingi yun, Papa A. Pero siguro para sa kanya, parang it's his way of, para, uy, hello, nandito ako. Kasi nga, ang daming comments. It's a reaching out. Opo. Kaya ko yan natanong eh, para malaman pa natin yung mundo ng content creation, di ba? Pasensya ka na kung naiyak ka dun sa mga tanong namin. Kasi yun yung mga kwentong hindi namin alam. Opo. At yun yung dapat ng mundo. Kasi ito po sa mga nanonood na mga momshies, popshies, lolo at lola, titos at titas na pumapasok din ng content creation. Opo. At yung mga hindi pa nararanasan yung dinanas mo, pwede palang mangyari ito, di ba? Gusto kong pasukin, dahil hindi naman ako din content creator kagaya ninyo na nagla-live ng ganyan, gusto kong pasukin at malaman ano yung buhay sa loob, yung mga pinagdadaan ng content creator, lalo ka na. Diba? Yun. Ay nako, mas malaking revelasyon pa po ang ibabahagi sa atin ng ating special guest. Maayusin lang po tayo. Muli po siyang aangat sa kanyang buhay at katayuan sa pagbabalik po yan ng sinasabi ni Ate Denden na commercial break. Magbabalik po ang Showbiz Sidelines.
Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo Seistre. Ang chika dito sa Showbiz Sidelines, kasama pa rin po si Papa Awel Paz. At ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho. Nako, eto na. Parang yung mga nakikinig sa atin, nilakasan ng radyo. Tumutok talaga. Kwento mo, Boknoy, ang mga experiences na hindi naman talaga napagkikwentuhan behind the camera sa live. Ano ba talaga ang totoong kwento sa likod ng mga content creator kapag hindi sila nakaharap sa camera? Ano talaga ang real core? Sobrang hirap. Parang from my personal experience, parang araw-araw akong babangon na parang gumawa ng content, magpasaya ng tao. Pero after nun, may isip ko lahat ng problema na meron sa bahay, meron sa family, tapos meron sa mga personal pa na problema ng mga kaibigan ko na nakadamay din ako. Kumbaga parang ang hirap, parang dalawa po yung maskara namin eh. Yes. Kumbaga gets ko din yung iba kung bakit sila nagbe-breakdown, nagkakaroon ng depression, anxiety. Kasi iba po yung social media. Kumbaga parang kailangan lagi kang masaya. Kailangan pag nakita ka ng tao, picture dito, picture dyan, mag-hello ka, hello. Yun po, pero ako sobrang nahihirapan akong explain siya kasi mabigat sa feelings kapag naka-off na yung camera or kapag tapos mag-upload ng video. So kanina napagkwentuhan natin, napasadahan mo na na yung mga times na nagre-reach out ka sa mga kapwa mo content creators, na kung babalikan natin yung mga panahon na ikaw ay sikat na sikat at putok na putok ang yung pangalan mo, sila naman yung lumalapit sa iyo, may mga collaboration, may nangyari sa iyo. Mayroon ngayon naging issue. Ikaw naman ang nag-reach out sa kanila. Totoo ba, Boknoy, na dead ma sila sa'yo? Opo, super. Which is nakakasad kasi parang napamukha po nila sa akin na hindi ka naman nasikat, laos ka na, ba't ka namin didikitan? Parang ganun. Ganun po yung eksena. Tapos may mga times na ano kaya yung gagawin ko? Gusto ko silang i-reach out personally, which is I'm trying po. Pero hindi talaga nag-work. Parang may mga nag-unfollow, may mga naka-block, ganun. Medyo masakit nga yun. Sobra. Kasi parang ganun na nga, malaman natin kung meron lang talaga, alam mo yung investigative o mga documentary about social media content creation, magandang mapag-usapan yung issue na yan. Ano nga ba talaga ang mundo ng mga content creators? Meron din ba na gano'n na, ayoko makipag-collab dyan dahil gagamitin lang ako? Ilan ba ang followers niyan? Para, diba, anong reaction mo doon? Yun? Opo. Oo. Marami ng kumbaga 2017, 2018, 2019 to pandemic, million ka na, diba? Opo. So, anong reaction mo doon sa may mga ganong yung sa gamitan attitude or gamitan issue? Ako po kasi nung 2020, madami na nag-Instagram message, mga brands, yan, pati mga influencers. Ako po kasi kapag collaboration, go lang po, wala po talaga akong problema. Go push yan, baklaan, laban ako dyan. Kasi para sa akin, hindi lang sila yung napasaya ko. Kumbaga parang natulungan din sila at some point na shit, chef. So nakatulong tayo, ganyan. Kumbaga parang nakakatuwa din kasi nakita ko yung sarili ko sa ibang channel. Ganun. Kumbaga parang it's not just a help po eh. Kumbaga parang both win-win situation yung nagaganap. Kumbaga naghihilaan parehas pataas. Opo, hindi yung tipong ay hindi, dapat mas lamang yung views ko sa gantong ganyan. Ay hindi, dapat ganyan. Pero ang nangyari po kasi sa akin, parang yung ibang nag-viral po na videos ng ibang content creator na nakakollab ko, mas sumikat lang naman yan dahil sa akin. Yung mga ganong eksena, which is hindi ko na lang po pinansin, and I started to, stop focus talking on yourself. To them. Opo. Pag-usapan natin, syempre, yan nga, speaking of brands, collaborations, ganyan. Ikaw, as a content creator, ano ang say mo dyan na parang, siyempre, you're promoting a brand. It's either skincare or kahit na ano man yan, di ba? Di ba pag content creator ka or endorser ka, tapos parang sinasabi mo na ito, trinay, ginamit ko, ganyan. Paano mo hinahandle yung ganun? Ikaw ba is more on into money na dapat, okay, sige, babayaran niyo ako, gagawin ko yan. Opo.
o ikaw iniisip mo ba talaga na dapat credible ka sa mga brands na pinopromote mo? Di ba, Papa A, dapat ganun? Well, ako po, nung una, nung wala pa po akong masyadong knowledge about dyan, go lang po ako ng go sa mga nagpapadala. Wala pa pong talent fee yun, ganyan. Tapos video lang po ako ng video. Sa unang try, oh, maganda siya, ganyan, ganyan. Pero nung tumanda po ako, hindi naman sa tumanda, parang nagkaroon ako ng knowledge about the brands. Opo, after a year, sabi ko sa sarili ko, ah, hindi na pwedeng ganito. Kasi parang I'm risking my name. Yes. I'm risking my, tawag dito, credibility sa mga tao. Kasi may mga incident po akong nakikita lately po sa TikTok, ha, na talagang kinakaloka ko. Kasi sabi nga po ng ibang content creator dyan, eh, wala na akong endorsement, wala na akong brand. Pero just to clarify, parang gusto kong iside or gusto kong ipahiwatig sa inyo na pinipili ko po talaga yung produkto. Ginagamit ko muna ng pinaka-max ko na po yung 3 months or 2 months sa paggamit ng product bago ko makita yung effectivity. Yung iba po kasi, talagang tanggap lang ng tanggap. Sobra lang po silang siguro na overrun sa una hanggang sa kinaugalian po nila na tanggap lang ng tanggap because of the talent fee. Pero when it comes to money po kasi, kikitain po yan eh. Pero kung masira po yung pangalan nyo or masira po yung pangalan ng brand kasi hindi po talaga effective, malaki po siyang kawalan. Kasiraan at kawalan. Kumbaga parang hindi na magtitiwala sa'yo yung tao. Yes. Naawa ako actually po. Sa consumers. Gusto ko pong i-ano po to. Ito po kasi yung hindi nila pinag-uusapan, hindi nila binobrought up or binibring up lagi sa live at contents nila na ako po mismo naawa sa mga taong nagsasayang ng pera nila kasi nagpapaniwala sila sa mga creator na ganito na nagpapaniwala sila sa mga videos, content sa product na hindi naman pala talaga effective. Yung iba hindi pa pala talaga out sa market or hindi talaga local na... Hindi mga FDA. Yes, opo, tama po. Statement. Kung statement yes, ang binibitaw. Kasi based on their true experience talaga. At pinagdaanan nga ni Buknoy, di ba? Actually, to cut yung the long story na sinabi ni Buknoy, parang ganun naman talaga even sa artista. You need to protect your brand for the longevity. Di ba? Kapag credible ka, magre-renew dahil ikaw mismo, product user ka nung ini-endorse mo. Hindi lang, kasi totoo naman yun, Papa Al, that's the sad reality na minsan ikaw, so sobrang idol mo yung isang content creator, tapos may ini-endorse siya, tapos Papa A, magugulat ka, next day, iba naman yung ilalagay niya sa skin niya, iba naman yung panghilamos niya. Parang ikaw, malilito ka talaga. Ano ba talaga yung nag-effect sa'yo? Ano ba talaga yung gumanda sa'yo? Kasi, kawawa talaga yung consumer. Kasi syempre, diba, kagabi nga, sabi ng doctor na guest natin, when it parang pag pinag-uusapan daw ang mga skin types, diba, lahat tayo, iba-ibang skin types natin. Hindi pwedeng effective sa'yo, effective sa kanya. So, you really need to consult sa skin, sa dermatologist talaga, kung ano yung dapat mong i-apply sa skin mo. Yung mga something like ganun pa. Correct. Yes, oo. Yun na nga po. Nasabi na po ito ng mga mapasabog ng superstar content creator na si Buknoy. But I do believe doon sa sinasabi ninyo, yung longevity ng brand, you need to protect that brand kung paano pinopromote yan. Lalo na ikaw sarili mo because you are the brand yourself. You are the product na pinopromote. Kailangan ma-protektahan mo yan. Hindi ka masira kahit sa isa, di ba? Ay, pwede pa naman natin balikan yung mga tanong na yan kung meron pa tayong gusto itanong. Pero, nasaan na ngayon si Buknoy sa estado ng kanyang career as a content creator? Ay, ako po, sobrang hindi ko po ma-explain pero I'm so happy at the moment kasi parang kababalik ko lang po talaga sa social media. Kasi nawala ako ng ilang months or almost a year kasi ang dami kong pinagdaanan sa personal po na buhay. Hindi na rin ako nakapag-focus. I even also sold my official account po sa TikTok just because of my mother, yung biological mother ko po. Aray, binenta mo yung ano account mo, 'di ba kasi pag may million followers ka, pag binili yan medyo mas malaking halaga. Opo. Oh, umabot ka sa pag-event. Nasabi niya yan, kasi dati naging issue yan, lalo na yung panahon ng mga election, mga campaign, may mga nagbebenta ng accounts. Ano yung kasi bago yan sa karamihan ng mga nanonood sa atin at nakikinig sa radyo. Pag binenta mo yun, syempre, isusurrender mo yung lahat ng ownership niyan sa kanila. They will retain your name, they will retain everything, the followers, pati yung content mo, pero hindi na sa yun, sa kanila na yung income. Ganun ba yun? Opo, nasa sa kanila na po yun. And parang pabugso-bugso po ako ng desisyon nun eh. Kasi nung time po na yun, sobrang
hindi ko na alam po yung gagawin. As in, blackout na po ako. Sobrang zero, ano na po ako. Dahil yung mga brands na nakakontrata po sa akin that time, umalis. Hindi pa po nila due date. Yung iba, halos lahat, umalis. So, hindi ko alam saan ako kukuha ng pang, ano, pang piyansa po ng biological mother ko that time. At saka yung mga babayaran kong utang niya sa mga tao nandun. So, yun. May mga magulang na nagte-text sa atin tayo na na-apektuhan sila sa iyo dahil nga dito sa punto na yan sa iyong magulang, kagaya ni Mr. Peter ko, na yung na-hurt, nasasaktan siya bilang magulang na yung anak nila pinagdadaanan nito. Okay. Di ba ganyan? Kasi at a very young age, parang ikaw yung nagtrabaho for sa sarili mo, sa parents mo. Oo. Opo. Kasi 'di ba parang ganyan 'yan, ang sakit niyan sa magulang, tsaka pinaghirapan mo 'yan eh. Okay. Tsaka ikaw para sa future mo 'yan. Parang ang aga mo na ibinenta. Sorry for the term, okay. Kasi ganun nga ang nangyari. Yes, yung pwedeng maging source or ano mo, pathway mo para ma-reach mo yung dreams mo. Paano mo na ngayon maisa sa katuparan pa 'yon? Ako po parang that time po kasi talaga hindi na ako nagdalawang isip na ibenta yun ng napakababa pong presyo. Hindi ko po kasi alam kung magkano po presyohan sa... Magkano mo na benta? 80,000 po. Mm-mm. Naku naman. Oo. Tapos, yun po. Tumawad, no? Kasi dapat 100. Opo. Oh. Mga ganun. Pero hindi ko po alam na reseller lang po kasi yung kausap ano ko noon. Kumbaga parang iba pa po pala yung pagbebentahan niya. Hindi ko po alam kung sino yung makakakuha ng account. Kasi sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Baka pwede ko pang bawiin yun sa pinakautok. Baka pwede bang mapakiusapan yung bagong may-ari noon. Hindi ko po alam na reseller lang po pala yung kausap ko. Pero thankfully po, nabayaran ko po yung mga dapat bayaran that time. Eh, nahiya rin po kasi ako sa mga umampun sa akin na mag-ask for their help. Kasi alam kong may mga kanya-kanya silang gastos. May parang isa rin ako sa mga pabigat sa kanila. Pero yung biological mom ko po na yun, I don't know if tama po yung term na despite sa lahat ng mga masamang nagawa niya sa amin, mga anak niya, despite sa pagbenta niya sa bahay na dapat para sa amin, hindi ako nagtanim ng sama ng loob, hindi ako nagpakain sa galit. Kumbaga parang sabi ko sa sarili ko, I cannot give the love anymore to my mom, to my real mom. But the respect, andun as always. Hindi ko pwedeng alisin yon kasi siya yung nagluwal sa akin. Yun. Kung may pagkakataon na meron ka pang hindi nasasabi sa kanya dahil nasabi mo na yan, ano pa yung gusto mong sabihin ngayon para din sa mga magulang at mga anak na dumarana sa the same situation? Siguro sa bawat panahon na nadadapa kayo, huwag niyong kalimutan na bumangon ng bumangon sa buhay. At huwag niyong kakalimutan yung nasa itaas kasi napaka-powerful nun. Sa mga magulang, maraming salamat kasi binigyan yung buhay yung mga anak ninyo, kaming mga anak ninyo. Sa mami ko, sana magbago ka na at sana natuto ka na sa buhay and sana maging kontento ka sa buhay na meron ka ngayon. Alam mo, parang gulat na gulat talaga ako sa nakikita kong buknoy na hindi kinasanayan ng mga nanonood ngayon. Yung nakikita ka napakasaya. Tama yung sinabi mo, dalawa yung maskara mo doon. Apo. Eh. Isang malungkot, isang masaya. Di ba ganyan? Pero sino ba yung totoong buknoy? Nako, oo. Yung totoong buknoy, sobrang kalug niyan. Kumbaga parang ako yung pinaka maswerte mong makikilala sa buong buhay mo. Kasi hindi lang po ako genuine na tao. Eh. Talagang alam ko sa sarili ko na napakabait kong tao. Yung gusto ko talagang ipaalam. Sobrang bait ko, sobrang generous ko, sobrang madaldala ko. Kumbaga parang may mga time na hindi pwede na walang araw, na puro tawa lang tayo. Parang ganun po. Mm-hmm. Napakasimple na ng pangarap ko sa buhay, yung maging successful at dumami lalo yung blessings kasi gusto ko yung blessings na yun maibahagi ko po sa iba. Oo naman. Napakamalalaman ng sinasabi ni Buknoy, no? Nakakatawa. Ang daming inspirasyon na pwedeng hugutin sa'yo. Ganyan, di ba? Siyempre, sa natitirang oras natin, ano pa? May nagtatanong. Oh, go. May nagtatanong pa pa. May instant interview ka daw na parang, kamusta na si tricycle driver? Ano nang nangyari? Ay, dun po sa tricycle. Di ba kasi yung tricycle driver na kung saan ka nag-trending sa kamali ang nagawa? Parang may na-interview daw na parang pinag-aral mo something. Paano yun? Ano po yun? Wala na po yun. Okay na po yun. Happy na ako doon. Oo. Kasi parang nagbinalikan niya, Papa A. Opo. Kwento mo naman. Ayun.
after po noon, kilala po kasi, hindi ko po ine-expect na kilala po pala ng mga tito ko yun. Kasi ako po, 100%, nagsasabi po ako ng totoo na elementary pa lang ako, mga tricycle driver po talaga sa amin. Simula bata at sa pool, lahat yun mga katropa-tropa ko, kabiruan ko, binibiro ako, ganyan. Tapos, dahil sa kanila, nakapagtapos din ako ng elementary kasi sinasabay nila ako sa back ride. Dahil malapit lang naman po yung school, pero medyo malayo-layo kapag nilakad. Tapos, ayun, yung tricycle driver na yon, hindi anak po talaga siya tricycle driver. Kumbaga, pamilyado lang po talaga siyang tao. Tapos may private service siya ng mga tricycle na hinahatid sa mga work, ganyan. Sa walking street, may hinahatid siya. May mga kontrata ba siya na service, ganun po. Tapos yung anak po niya na 16 years old, senior high school. Okay. Sabi ko, tuwan-tuwa ako kasi baklang babae, parang rufa me, ganun. Yes. Yes. Tapos, sabi ko, sige, tara, kape. Nagkape po kami talaga. Hindi ko po pinusto kasi alam ko sabihin ng tao na, plastic. Diyos ko, palabas, isang malaki, ganun po. Uh-uh. So, ako naman, parang hindi na para i-video pa or para i-content. Hanggang sa, nalaman ko nag-aaral siya. Noong una, bag lang. Kasi hindi ko ina-expect. Ano po, parang that time kasi may naka-deal po ako na brand na sobrang generous kasi naghintay sila sa akin na bago nila makuha approval ko po ba. Kasi sabi ko, pa-test mo na ng product, pa-test mo na ng ganito, ganyan. Nung sinabi ko po yung final word ko na yes, ang laki po, iba po yung pinag-usapan namin, iba po yung binigay nila. Sabi ko kay ano, kay Nix na, uy, ano tayo, mag-usap tayo ng seryosahan na. Sabi ko ganyan. Ito, atin-atin lang to. Huwag natin i-social media, huwag natin i-post. Ako na bahala sa school mo kasi school po nila public lang. Oh. So, yung baon, yung grocery, tsaka yung iba pong mga kailangan sa project tsaka exam. Oh. Sabi ko, go na, push lang. Sabi ko, babalik at babalik ang pera, kikitain ulit yan. Pero yung ganitong mga bagay, kailangan mairaos natin. Sabi ko, gano'n. Mabuhay ka, Buknoy. Kahanga-hanga. Ito talaga yung episode na kinapulutan natin ng leksyon at inspirasyon. Maraming salamat, Buknoy. Maraming at syempre, patuloy kang susuportahan ng mga tao. Ano pa rin ang mga social media accounts at ang iyong mga regular gigs, meron ba? Ayan, don't follow me po. I want to be alone. Maraming charot. Hindi, joke lang. Ayan, yung official account po natin ngayon is at Buknoy G on TikTok at Lapid Andrew PH sa Instagram. At syempre, wag na wag nyo pong kakalimutan na wag sumukong mangarap sa buhay para lahat tayo ay may marating. Yay! Mabuhay ka, Buknoy. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Maraming salamat sa mga nanood na kinig. Ako, bukas may special na guest din tayo, Mama Jayo. Yes, makakasama natin si Dylan, ang latest evictee mula sa Pinoy Big Brother Gen 11. Yes, kaya tutok lamang po ha. Salamat muli. Ito si Papa. Awal Pass. Ako naman po nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po, si Jayo. Bye! Hanggang bukas muli dito lang sa Showbiz Sidelines! For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.